Yo mga guy, welcome sa biyahe ni Boo. Today may ipapakita ko sa inyong motor. Ito yung Rusi Mojo 200. Isang 200cc naked bike. Alam naman natin guy na hindi masyadong maganda ang reputasyon ng Rusi sa Pilipinas. Unang dinig pa lang ng iba dito, iisipin agad nila, hindi maganda yan, China yan. Pero kung tutuusin guy, lahat naman ata ng motor ngayon halos o lahat ng gamit made in China na. Tsaka hindi mo rin naman kasi masisi yung ibang motorista. Sa hirap ng buhay talaga magsisettle sa mura. Pero ako din naman noon, wala talagang tiwala sa Rusi. Sa dami nang narinig kong bad reviews, parang ayoko na din magtiwala kasi sa Rusi. Hanggang sa lumabas yung Rusi Classic 250 na nakuha yung attention ng karamihan kasama ako doon. Simula noon parang naisip ko, baka naman nag-improve na talaga Rusi. Tapos, yung kuya ko, shoutout kay Kuya Sai, follow niyo siya sa motor ni Kuya Sai. Kumuha siya nitong Rusi Mojo 200. Nagulat talaga ako unang kita ko, sinamahan ko siya. Ang mura kasi parang nasa 60k lang sa pagkakatanda ko. Tapos ang pogi nung motor. Tapos ito, iniwan sa akin ni Kuya Sai ngayon tong motor na to para matest ko. Katatapos lang din kasi ng successful surgery niya. Thank you Lord. Kaya habang nagpapagaling siya, tinesting ko tong motor niya. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga napansin ko sa motor na to. Ayun, hindi ko naman iisa-isahin yung specs. Marami online dyan. Tingnan nyo yung ibang video sa YouTube. At isa pa, hindi naman din ako expert na sobrang daming alam sa motor. Ito lang yung view ng isang daily commuter. Mahilig mag-motor, mahilig mag-ride. Papakita ko lang kung ano yung mga nagustuhan ko. At tingin ko pwede pang i-improve ni Rusi sa kanya, kay Mojo 200. At simulan na natin. Ibahin natin ngayon. Unahin natin yung mga hindi ko nagustuhan o yung mga tingin ko kailangan improve sa kanya. Ito, unahin na natin yung kanyang hardwares. Tulad nitong kickstart niya. Ang napansin ko sa kanya pag nagra-ride ako, gamit siya. Itong kickstart ay nakadikit sa binti ko. Nandito, nakadikit dito. So, tingin ko maganda kung mas na-position siya ng mas okay. Siyempre, dagdag comfort yun. Pangalawang napansin ko yung side mirror. Ito, itong kanan. Ano siya? Medyo nakapayuko. So, parang hindi mo makita masyado yung tamang dapat mo makita sa kanang side mirror. Tataka ako kasi dito naman sa kaliwa, okay naman. So, yun lang. Yung parang mga hindi accurate o hindi consistent na pagkakagawa ng Rusi. Kasi tinry ko nang i-adjust dito eh. Pero ito, todo na, hindi mo na siya maitingala dito. Wala nang adjustment dito eh. So, ayun. Pangalawa na yan na napansin kong Rusi na ganun. Meron pang isang Rusi ako na-try na ganun din. Parang hindi maiangat yun nandito. Yung Rusi Classic. Classic 250. Ganda pa naman din ng motor na yun. Tapos pangatlo, parang pag binibirit mo siya, mararamdaman mo yung vibration dito konti sa handlebar. Tsaka mararamdaman mo yung makina, parang medyo nahihirapan siya. Though 200cc siya, parang hindi pa rin siya ganun kaano talaga ka-smooth yung pag binibirit mo siya. Next na hindi ko nagustuhan sa kanya ay yung kanyang, actually gusto ko yung ilaw niya. Ito yung plastic lang, yung cover. At parang ewan ko, may something na off eh. Hindi ko alam, parang ang labo, hindi masyadong maganda yung quality ng plastic. So nakakabawas sa ganda. Maganda rin siya pag gabi kasi hindi mo na siya pansin yung ito, tong plastic na to. Kaya parang ang dumi, parang ang dumi tingnan. Sa camera medyo maganda pa eh, pero pag sa personal, tuwing nakikita ko yung mga ganito ng Rusi, parang sabi ko, ba't ganyan, parang luma, parang ganon. Sa harap lang naman, yung sa likod maganda.
Ganda yung sa likod, okay naman. Tapos yung huli ay yung preno. Actually gusto ko naman yung preno niya, yung feel ng preno, dual disc na sa harap likod. Tapos hindi siya bigla pala. Hindi siya parang hindi nakagulat yung preno niya. So dagdag safety 'yun. Kaso wala siyang ABS harap likod. Para sa akin kasi, lalo na yung mga gumawa ka na ng 200cc, dagdag presyo, oh, dadagdag sa price. Pero ano, maganda na yung kung may ABS na sana. Kasi naranasan ko na dito dumulas eh. Dito sa Bergman, hindi rin to ABS. Ito 125cc lang to. Takbo ko 70 sa C5, tapos biglang may kumat na Fortuner sa harap ko. Tapos 2 lanes yung sasakupin niya para lumigo. Kasi parang muntik siya lumagpas dun sa paparkingan niya. Sorry naman ng sorry si kuya. Pero nagkanda dulas ako dito, buti di ako nasemplang. Dumulas ako pa kaliwa. Pag ganyan. Tapos binitawan ko yung preno konti. Pumreno ko ulit pag ganito naman. Tapos hanggang gumanyan na naman ako. Tapos sobrang taranta ko na, pumunta na ako sa sidewalk. Buti wala akong nasaging ibang motor or bike dun sa bike lane. Wala, clear naman siya nung timing na gumanon ako. Buti na lang. Sorry naman ang sorry si kuya. Hindi na siya nakasignal eh. Medyo fault ko rin yun, nagmamadali ako papasok ng trabaho, malilate na ako. Kaya na 70 rin yung takbo ko. Tapos, ang motorcycle lane kasi sa C5, nasa pinakakanan. Madalas blind spot yun ng mga nagdadrive eh. Tsaka mali rin naman talagang bumilis ka sa pinaka-right lane. Kaso yun yung motorcycle lane eh. Diba? Kaya namamalian ako sa pwesto ng motorcycle lane sa C5. Pero ayun, balik tayo dito. 200cc, malakas-lakas, medyo mas mabilis. Pag bumiglang preno ka dito, delikado rin. Pero, dagdag naman na, malaking gulong niya, mas maganda yung kapit sa kalsada. Ito kasing Bergman, alam naman natin ang liit ng gulong kasi niya. Diba? So, dagdag din siguro yun. Tsaka, yun nga, ang isa sa mission siguro ng Rusi, mag-provide ng abot kaya na yung motor. So, pinipid siguro nila para may offer nila to ng pura. Pero, ayun lang naman, konti lang yung napansin ko at normal lang naman din talaga. Minsan, may mga hindi ka talaga magugustuhan. Tulad nitong scooter natin, Suzuki Bergman. Wala akong masyadong reklamo sa kanya, pero nung nakuha ko to, tabingi yung handlebar. Hindi ko alam kung fault ba ni Suzuki yun o ni Motor Trade nung pagdating sa kanila, baliko. Nung nireklamo ko nga siya sa Motor Trade, sabi, baka nasemplang ko pa daw. Sabi ko kung nasemplang ko may gas-gas yan. Pero ayun, nakuha naman sa adjustment. At ayun, yun lang naman yung mga hindi ko nagustuhan. Ngayon, punta naman tayo doon sa nagustuhan ko. Yung punta tayo sa looks. Bike tayo sa lights. Ayan, LED na. Ang ganda yan paggabi. Tail light, LED na rin. Pati yung mga signal light niya, LED rin. Harap likod. Kahit mga Honda, Suzuki, Yamaha, hindi basta nag-o-offer ng LED light yan na lahat eh. Yung lahat ng light, LED. So, thank you sa Rusi. At in LED na nila lahat. Dagdag, pogi look. At mas maliwanag yan kesa sa halogen pagka hindi umulan. Tapos ayun, ito, looks ulit. Tsaka ito, parang protection na rin siya sa engine eh. Ito, ganda. Pogi. Tapos ito, gustong gusto ko tong part na to. Parang Ducati. Sabi nga ni Kuya Sai na may-ari nito, Ducati. Dahil murang Ducati style. Ayan o, ang pogi. May ibang version to, pula yung itong bakal na to. Hindi ko masyadong trip eh. Pero nung ginawa nilang black, ang ganda. Maski itong Mojo 200 na nakalagay dito, yung pogi din. Ayan. Tapos yung paint niya, sa totoo lang, iwawax ko to eh. Pero sa totoo lang, hindi siya ganun kanipis oh, yung pintura. So dito okay naman, wax natin niya para mas maganda. Tapos yung exhaust niya, maganda din. Parinig ko sa inyo yung tunog, pero yung look ang ganda.
yung tunog, yung tunog sakto lang para sa murang motor, okay na. Kasi yun, digital na rin yung panel niya. Nagbi-blink lang yan dahil sa camera ng phone. Pero sa totoong buhay, okay yan. Ayun, overall look naman niya maganda. Maski yung forma ng seat. Ayun yung sa looks na nagustuhan ko. Tapos punta tayo sa comfort. Unang-una, hindi sumasakit yung puwet ko sa mga ilang araw na ginagamit ko to. Medyo malambot yung upuan niya eh. Though hindi ganun ka-premium yung ano, hindi premium yung seat cover tsaka yung tsura. Pero yung forma, ayan o, dagdag pa yan na pababa dito kahit hindi masyadong katangkaran eh. Abot na abot yung motor. Tapos yun nga, malambot. So hindi naman sumasakit yung puwet ko. Medyo ano lang sa bandang balls dito, matama. Pero normal talaga yan sa ganyang klaseng motor, ganyang forma eh. Pero iba, pinapataasan daw nila to para ayun, hindi masyado. Pero ayun, ganun talaga yan. Tapos yung riding position niya, gustong gusto ko din. Hindi kasi siya sobrang yuko. Tapos hindi nakakangawit sa braso. Tsaka pag lumiliko, ang sarap iliko. Ewan ko siguro yung position ng handlebar, gustong gusto ko. Kaya ang saya niya i-motor. Komportable naman ako sa pagmomotor kanina. Sa pagmomotor gamit to. Kaninang umaga, ang kasi yung asawa ko. Yung asawa ko lang, nasanay na siguro siya sa ganito. Medyo komportable siya kahit paano sa Bergman pag nakaangkas. Siguro dito naliliitan lang siya sa upuan. Pero malambot-lambot naman eh. Hindi ganun kalambot, pero meron kasing ibang motor pag doon sa angkas wala na talagang matulak na foam. Pero ito meron pa naman kahit paano. Tapos yung sa makina na naman, una yung ano muna pala, shifter. Gustong gusto ko tong racing type shifter, single, wala yung sa likod. Ewan ko, ako mas prefer ko yung ganito. Mas madali naman siya i-shift, hindi man ako nahihirapan. Tapos mabilis-bilis siya, alam ko ano eh. Kaso ako kasi hindi kasi ako mahilig sa mabilis na pag-motor. Sakto lang ako, 60-70 lang talaga yung mabilis na sa akin yung 60-70. Pagka long ride, tas klarong-klaro, minsan 80 to 100. Pero natatakot na ako nun pag ganun. So hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin yung speed. Pero kaya eh, 200cc eh, syempre. Ako lang, pag city driving, ang opinion ko lang, hindi rin talaga advisable para sa akin, sa kagaya kong hindi mahilig sa mabilis, yung 200cc pataas. O, kasi napaka-traffic, ang daming sasakyan. Parang maiinip ka doon sa harap mo pag ano, konting gas mo dito, bumibilis siya agad eh. So, tendency mo, sisingit ka ng sisingit o overtake ka ng overtake. Eh ako, ayoko nang ganun. Ayoko nang masyadong sumisingit. So, gusto ko relax lang. Parang tingin ko pagka city driving, gusto ko dito sa Pinas, 150, 100cc, 125. Mga ganun lang eh. For safety na rin. Pero pag long ride, masaya to. Yun nga lang, kaya ako sinabing alanganin, hindi mo naman din siya ma-highway or expressway. Kasi kailangan 400cc, diba? So kung magbi-big bike ako, 400cc na pataas. Para sa akin lang naman yun. Tapos yun, yung gulong, hindi siya ganun ka great quality yung gulong niya. Pero hindi ko naman siya nararamdaman na madulas. Kasi ako nakadalawang Honda na ako, laging madulas yung sa likod. Parang kahit di naman basa, alam kong madulas yung likod ko. Sa Suzuki, kahit maliit yan, hindi ko yun nararanasan eh. Tsaka dito, ayan, feel na feel ko yung kapit ng gulong naman niya. Pero alam ko mas gaganda pa pag in-upgrade yung gulong. Dagdag pala sa looks kanina ito, yung mudguard niya dito ang ganda. Ito, itong sa likod. Pero ayun, yun lang naman yung napansin ko. Yung ibang specs niya, tignan nyo na lang sa ibang videos online. Madami dyan. Ayun, yun lang naman lahat ng napansin ko sa Rusi Mojo 200. Ang conclusion ko dito, lahat naman ng motor siguro hindi naman perfect. May mapapansin at mapapansin kang hindi mo magugustuhan. Tapos dagdag mo pa na ito, napakamura naman kasi talaga. So talagang hindi siya magiging perfect, di ba? Pero kung nagsisimula ka pa lang magmotor, okay to.
Kung gusto mo makatesting ng medyo malaki-laking displacement na naked bike, pwedeng-pwede itong Rusi Mojo 200. Wala naman siyang problema. Lagpas isang taon na, wala pang sira kahit sa ang parts. Wala pang nasisira. So, di naman totoo yung sinasabi ng iba na ilang araw lang masisira na. Kaya yun, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong ako sa mga naghahanap ng motor dyan or curious sa Rusi Mojo 200. Like and share na ng video mga guy and subscribe na sa Biyahe ni Boo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. See you. Bye guys.